nakaraan. Sorry! Is it too late now to say sorry? Todo effort si Juan para sa kapatawaran ni Happy. Audrey, baka naman pwede mo akong tulungan. Gusto ko lang makausap si Happy. Totoo ba yung narinig ko, Juan? Pinabuy out mo yung share ko sa kumpanya. Hindi kasi magiging maayos yung pagsasama namin ni Happy hanggat alam niya na nagkakasama pa rin tayo. Ate Happy, pagbigyan niyo na po siya para hindi na po kayo nalulungkot. Ate Happy! Patawarin niyo na po si Juan! Ang dapat na ginawa mo para mas maging malinaw ang lahat, kinausap mo muna. Ay, hindi eh. Sinapak mo kagad eh. Eh, kung ako ho yun, eh baka sa ospital niyo ho dinadalaw yung apo ninyong kaliwete. Mawirong sinabi mo! Ay, hindi! Ano? Bakit kayo nag-away? Meron po kayong kailangan malaman. Nagkaayos na ho kami ni Happy. Ano? Ano? Bitch, please! Ang sigaw ng mga babaeng stress at depressed. Pag na-pronounce ng mali, malaking tarayan at catfighting ang ending. Paghunos-dili ka nga dyan sa pagdidesisyon mo. Makikipagbalikan dyan ka sa asawa mo. Naku! Ilang beses ka nang niloloko ng Juan na yun. Pwede ba? Huwag ka nang magtiwala dun. Nay, Tay. Oh. Eh, nag-usap naman kami na masinsinan. At saka, bago ko pumayag na makipagbalikan sa kanya, syempre, may mga kondisyon ako, di ba? Anong kondisyon naman yan? Babe, hindi mo na kailangan mag-alala tungkol kay Agatha. Kinausap namin siya ni Kyle na i-buy out yung mga investments niya para hindi na kami magkasama araw-araw sa opisina. Talaga? Meron lang akong mga kondisyon bago tayo magkabalikan. Kondisyon? Ano yung mga yan? Gusto ko mag-report ka sa akin kung nasan ka. Hmm? Ayoko lang ng text lang. Gusto ko tawag na may video. Tapos, pagpapasok ko sa opisina, gusto ko malaman kung sino ang mga kasama mo doon, anong meeting mo, anong topic ng meeting nyo, bakit kayo nag-meeting. Gusto ko din, pagkatapos ng trabaho, uwi ka na agad. Wala nang mga tabay-tabay. Kung gusto yung lumabas ng mga kaibigan mo, kailangan kasama ako. Napakarami naman yata ng kondisyon na yun. Ayaw mo magbalikan? Gusto mo? Gusto. Oh. Gusto ko. Sige, gagawin ko lahat yan, kahit ano pa yan. Okay ka lang, anak. Sinasabi lang niya yan, pero hindi niya gagawin. Naku, naniniwala ka dyan kay Juan. Nangangako, maniwala ka sa akin. Yung asawa mo, hindi na yan magbabago. Dahil once a babaero, always a babaero. Yung mga lalaki na yan, naku, lahat sasabihin nila. Para lang makuha nila ang gusto nila sa'yo. O, pagkatapos, pag binigay mo na lahat, ano ang gagawin nila? Iiwan ka, hindi ba? O, ganyan silang lahat. Ano yun? Ano? Ha? Ano yung sinasabi mo? Eh, hindi. Eh, na nga. Inabasa ko kasi yun eh. Kaya kailangan i-share ko sa anak natin. Ah. Nay. Tay. Pagbigyan nyo na ako. Nangako ako sa harapan ng Diyos. Ang sabi ko kay Lord, mamahalin ko yung asawa ko kahit anong mangyari. Gusto kong ayusin ito eh. Talaga lang ha. Nay. Say, bayan mo na si Happy. Yan yung desisyon niya. Basta anak, paalala lang ha. Oras na gusto mong bumalik ulit dito, gusto mong umuwi, huwag ka nang mag-atubili. Open to sa'yo anytime, tong kwartong to. At kapag niloko ka na naman ulit nung Juan na yon, sumbong mo kagad sa akin, ha? Tatagtarin ko ng black eye sa mukha yun, ha? Salamat, Taya. Nay, sige na. Sige ko na yun. Sige na, sige na. Wala naman akong magagawa kung yun ang gusto mong gawin, eh. Mami, Papi, kuha lang ako ng merienda niyo. Sige, babe. Iho, talaga bang nagkaayos na kayong dalawa? Hindi kaya pakitang tao lang sa amin yung asawa mo, ha? Ano ka ba naman, Mami? Iniisip mo bang lalasunin tayo ni Happy?
Kaya ko naman iniisip yun. Ano? Mamo, Papi, okay na ho kami ni Happy. At nangako ko sa kanya na susundin ko na lahat ng mga kondisyones niya. Teka muna, anong mga kondisyones na yan? Basta hayaan nyo na ho yun. Eh, alam nyo naman, hindi ko rin masisisi si Happy kung ba't ganyan siya. Siyempre, meron din ho akong konting kasalanan. Pero once na lumipas na yung mga araw at napatunayan ko na yung sarili ko, magiging okay na rin ho lahat. Makakalimutan niya yung mga conditions na yun. Kain na po. Ah, thank you, thank you. Thank Pastor, you. Happy. Iha, gusto kong malaman mo na hindi namin, kahit kailan, na kinukonsente ang pagiging palikero at babaero itong si Juan. Mali talagang maging salawahan, Iha. Lalo pa nga, may asawa na siya. Hindi obra sa akin yun. Basta ako naman at mo, alam mo na naman ako. YOLO. You only live once, so enjoy it. Di ba? Hi, babe! Ba't ngayon ka lang? Eh, di ba 5 PM tapos ang trabaho mo? Babe, nag-meeting kami kasama si Kyle at yung mga possible business clients namin. Ah, business meeting. Late na, no? Ba't ikaw lang mag-video call sa akin? Di ba? Para makita ko kung sino kasama mo, nasan ka? Babe, hindi ko na magagawa yun. Unang-una, walang signal dun sa lugar ng pinag-meetingan namin. Pangalawa, nakakaya naman sa mga kamiting ko kung yun pa yung unahin ko, di ba? Ayun nga, ako pa ang may problema. Di ba? Ang dami mong problema eh. Ikaw na nga may kasalanan, ako nagbigay ng kondisyon. Ngayon, ako pa mong problema. Di ba? Yun ang tama, di ba? Ganun yun. Okay, babe. Okay? Sa susunod na lang, babe. Ha? Promise. Promise. Sinasabi lang niya yan, pero hindi niya gagawin. Ako, naniniwala ka dyan kay Juan? Nangangako? Maniwala ka sa akin, ang asawa mo, hindi na yan magbabago. Dahil once a babaero, always a babaero. Totoo bang business yung pinuntahan mo? Oo naman. Saan pa ba ako pupunta? Tanggalin mo nga yung t-shirt mo. Kumbad. Kumbaring ka? Natulungan kita. Buti naman nagbago yung mood mo agad na wala kagad yung gayad mo kasi yung wala naman akong ginagawang masama eh. Uy, namiss ko to ah. Hindi ba natutulog yan? Patingin nga! Kailan lang pala. Patingin! 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 Oh, ayan. Iisip ka pa eh. Sino? Si Kyle? Oh, problema mo. Ilaan mo ka? Sabihin mo sa kanya late na masyado mag-text ha. Kakailita, matulog na siya. Para wala siyang kasama.
Nakakainis naman tong brownout na to. Ang init-init. Juan, ito na ang lunch mo, ha? Huwag mo kalimutan i-video call mo ako pag lunch break, ha? At saka umuwi ka bago mag-dinner. Hindi yun kung saan-saan ka pa pumupunta. Babe, hindi ba parang bata naman ako niyan? Nagre-reklamo ka? Nahuli ko kayo ni Agatha? Kaya kasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito? Kaya huwag mo kong sinisisi kung binabantayan kita, hmm? Pero wala naman talaga akong masamang ginagawa, eh. Juan, sabihin mo na sa akin kung nahihirapan ka. Eh kasi, kung nahihirapan ka, babalik na lang ako kailan nanay at tatay. Handa ka na ba, Juan? Handa ka na ba pagbayaran lahat ng mga kasalanan mo sa akin? Sumisigaw. Wala. Ikaw talaga, lagi mo iniibang usapan eh. Basta mamaya ha, lunch break. Video call ha, hindi normal call ha. Okay. Talaga? Ganun sa'yo si Happy. Oh bro. Sobrang demanding. At kapag ka umangal ka, naku, lilitanyahan na ako sa mga kasalanan ng nagawa ko. Pare, mainit pa kasi yung pangyayari. Pero huwag kang sumuko na makuha mo uli yung tiwala niya. Ako? Ewan ko kung magtitiwala pa sa akin si Happy. Oo naman, bro. Basta makita niyang pusigido kang makabawi, lalambot din siya sa'yo. That's me. Hi, babe. Pasalubo ako sa'yo. Sarap to. Ano yan? Pasalubong. Suhol. May ginawa ka na naman. Uy, wala. Eh, bakit mo ako pinapasalubungan? Bakit hindi ba pwedeng dahil alam ko lang na favorite mo tong siopaw at sigurado lang ako na... Siopaw. Siopaw talaga. Naalala mo si Agatha, kaya siopaw. Babe. Ano naman, oh. Look, babe. Alam kong masyadong maraming nangyari and I know we're both under a lot of stress. Kaya... naisip ko na baka kailangan muna natin ng break. Break? Gusto mo ng break? Gusto mo maghiwalay na naman tayo? No. Hindi yun. Ba't yan kagad yung naisip mo? What I meant was, mag-out of town tayo. Alam ko na, isama natin yung barkada, mag-enjoy lang tayo buong weekend. Kalimutan natin yung problema. So we can start fresh. Ano, game ka ba doon? Ewan ko, man. Sige na naman.
O isipin mo na lang na ito yung second honeymoon natin. Tsaka malay mo itong second honeymoon nyo ang magpapainit ng labing-labing nyo. Ay, tama naman si Juan eh. Kailangan talaga pumunta tayo sa ganitong lugar para maayos yung sitwasyon namin at saka isa pa para magtiwala ako sa kanya ulit. Tama. Sorry na lang si Agatha. Ay, nako. Pwede ba? Favor lang. Huwag natin banggitin ang pangalan yan. Enjoyin na lang natin ang weekend na to dahil yes, napakalayo ng Agatha na yan sa atin. Yes! Tama, tama. Enjoy na lang natin. Yes! Picture! Picture, picture! Oh, picture! Picture! Post check-in! Check-in! Alright! Yes! Sabi nga pala, salamat ah. By the way, sino nga palang owner na to resort na to? Ang ganda-ganda na resort. Ang laki ah. Ang yaman nung may-ari. Meron pa doon sa taas. Oo, ang dami. Tsaka talagang parang private na private siya. Parang gawin. Diba? Parang kailangan na. Pwede mag-ano. Well, well, welcome sa aking resort. Actually, isa sa mga resorts. Pasensyaan nyo na, medyo hindi kalakihan eh. Malitang eh. Actually, nakikita niyo yung ano, yung island na yun. Binibili ko pa yon. Medyo nagtatalo pa kami ng mga Malaysians, pero maayos na rin namin yung transaction. Teka nga. So, ang sinasabi mo, ikaw yung may-ari ng resort na to. Ito na lang maingay. Isang kakahiya naman. Baka sabihin na yabang-yabang. Kuya Henry, anyari? Ba't dito tayo nakabook? Pasensya na, Happy. Si Boss Beo kasi nagpahanap sa akin ng magandang resort. Oh. Nagtanong ako kay Bob. Ito yung na-refer niya. Di ko naman alam na part owner siya dito eh. Guys, don't worry. Dito meron kayong privacy. Actually, nakikita niyo yung mga yan. Yung mga yan, lahat yan. Lahat yung mayayaman yan. So hindi basta-basta makakapasok dito. Saka, meron akong dito mga bisita nga na kakilala ninyo eh. Yung isang bisita ko, kakilala mo yun, Juan. Kailala ko? Oo, kaklose mo yun. Sino? Ayan siya, oh. Kung minsan, kakaiwas mo sa malas at sa tukso. Sila pa ang kusang hahanting sa'yo. Hi! Di pa man nagsisimula ang outing, mukhang may basag trip ng parating. Kapit lang Juan at Happy, huwag kayong pakabog sa babaeng may aalog-alog. Ay, nakakalog! Happy! Bob, ano namang ginagawa ng babaeng yan dito? Teka lang, nagsasalba bida ako kasi baka malunod ako. What are you saying? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Guys, si Agatha, regular customer ko yan dito. Every weekend nandito siya. So, ayun. Talagang nananadya ka, Agatha, no? Sinusundan mo kami. Ano akala mo sa akin, stalker? Ang ganda ko namang stalker, Happy. Hindi ka lang stalker.
abangers, mga agaw ng asawa. In short, kontrabida ka ng buhay naming lahat. Mama, magdaon. Well, wala akong magagawa kung yan ang iniisip niya sa akin. Hindi na rin naman ako surprised na nandito ko. Dahil pareho naman tayo ng taste. Anyway, enjoy your meal. Asin, toto eh. Sa'yo to pangga eh. Hindi ko maal. Labo ka rin eh. Oh, ikaw nananadya ka eh. Plinano mo to, no? Talaga pinaputa mo si Agatha dito para ililipat ka na lang ng kwarto. Babe, hindi. Maniwala ka. Hindi ko alam na nandito siya ngayon. Kung alam ko na nandito siya, hindi tayo dito pupunta. Alam mo, sira na ang weekend ko. Gusto ko nang umuwi. Wow! Huwag namang ganun. Tingnan mo, sayang naman. Ang ganda-ganda ng beach, sarap-sarap ng tubig sa pool. O, tinan mo ngayon ka. Pumunta ka doon. Punta mo si Agatha at lumungay kayo. Kasi ako ayoko. Dahil ayoko mahawo sa kadumihan ng babaeng yan. Hindi nyo naman kailangan tinan mo, ang laki-laki na itong resort. At ako, hindi ako makikipagkita sa kanya. Sayong-sayo lang ako, babe. Bakit kasi nandito pa yung Agatha na yan eh? Okay. Tingnan mo na lang yung sitwasyon as a test. Na kahit na nandyan siya, hindi talaga ako titingin sa kanya. Sige na, babe, di ba? You promised to give us a chance. Pero kung ayaw man talaga magstay dito, naiintindihan ko. Uwi na lang tayo. Sayang naman yung mga bago natin yung bilhin damit. Hindi natin magagamit. Siguro bibigay ko lang kay na Henry yung pinareserve kong spa date natin dalawa. Tapos yung malaking kwarto na pinareserve ko, napagamit ko na lang kay na Kyle. Sayang eh, mahal-mahal pa naman nun. Sige, lakin na, uwi na tayo. Juan. Bakit? Sige na, huwag na tayong umuwi. Sure ka? Oo na. Ikaw lang iniisip ko, ha? Okay na. Sarap na itong pakwan mo, ha? Lalo na kapag sinisip-sip. Sarap. Patikim naman, Chi. Mayate ka lang. Nakita mo ba siya kanina? Grabe. Gulat na gulat siya yung nakita yung dumating ka. Nakakalula. Nagkakamali si Happy kung inaakala niya magiging masaya siya. I'm going to make sure na ako ang uuwing mayor this weekend. Basta agad ah. Sabihin mo lang sa akin kung ano matutulong ko. Ang gusto ko lang naman, mag-succeed ka kay Juan. Para kapag nakuha mo na si Juan, sigurado, sa akin mapupunta si Happy. Enough na yung sinabi mo sa akin na dito sila magbabakasyon. It's fine. Oh, saan ka pupunta? Eh, di isasagawa ang Operation Not Happy Weekend. Pero teka lang, mag-iingat ka dahil ang dami kasama ni Happy. Kasama niya yung buong barangay. Huwag ka mag-alala. May dalawa din akong kasama. Malalaki naman yung kasama mo. Kung iniisip ni Agatha na masisira niya ang weekend ko, nagkakamali siya. Aba! Fierce ang mga lola! Kung sa bagay, di natin masisisi si Happy na maging palaban.
lalo't may atribidang saksakan ng kakapalan. Go Happy! Fight for Juan! Fight for Huapi! Abangan! May pag-asa pa kayang ma-save ang marriage ni Juan at Happy? O patuloy na magiging hadlang ang mga abangers sa kanilang dalawa? Paano na si Kat-Kat at ang pag-aampo ni Juan at Happy? Sana imagination lang ang madamdaming breakup ni Juan at Happy! This can't be the end of our show! Masaya naman yun ah, parang party. Hindi naman lahat ng party masaya, no? Lalo na kung... my third party!